Hello guys, so this is another freelancing update video. So today is February 24, 2024, and right now kakatapos ko lang mag-send ng invoices ko for my 3 clients. Meron ako currently 3 clients right now. So ba't ko sinishare to is to motivate those people who are already in the freelancing job or in the freelancing industry na up until now wala pa rin client. So huwag kayong sumuko sa paghahanap ng client kasi hindi pa siya ganun kasaturated, mataas lang yung competition. Bakit ko nasasabing hindi pa ganun kasaturated? Kasi up until now nakakausap pa ako ng client. Okay? Like this one, yeah, papakita ko na lang dito. And check yung date dyan. It's just this month in Upwork. So, ibig sabihin, meron at meron pa rin client. Basta, consistently kang naghahanap ng clients. As I've said nga, this is to motivate those people na nag-try na mag-freelancing tapos hanggang ngayon wala pa rin silang client. Ang tip ko sa'yo is, merong mga YouTube videos dyan kung paano kumuha ng client in Upwork and in onlinejobs.ph. In general, actually, meron. So, yun, ililink ko siguro dyan sa baba kung ano yung mga YouTube videos na pinanood ko noon. Paano ako magkaroon ng clients. Tapos right now, yung mga nakukuha kong interview, job interview and trial jobs, hindi ko na actually yung ginagawa. I mean, naghahanap na lang ako ng client for my students, yung 15 students ko na nasa course ko. Sa kanila ko na pinapasa. And unfortunately, right now, hindi pa kasi pumapasa yung mga trial jobs nila. And ang gagawin ko is I have to spend one Saturday for them na i-train sila ulit. I-train sila kung paano yung magandang video or portfolio na gagawin nila para matanggap sila doon sa client ngayon. And these are exclusive lang for my students noon. As I've said, kaya ako ginawa yung course nung nakaraan, yung nilagay ko dyan. May video na akong in-explain ko kung bakit ginawa yun. Meron akong free course. So, dalawang course na ginawa ko, libre, saka may bayad. Yung una ay may libre, wala akong napala dun. I mean, kasi dahil libre siguro siya, hindi nagseryoso yung lahat. Ang daming members nun, nasa 50. Okay? Pero doon sa free course na yun, meron akong pinagawang video, ni isa walang gumawa. Okay? So, ibig sabihin, wala akong napala dun. Kasi siguro nga dahil libre yan. And dahil libre, gagawin lang nila kapag may time sila or kapag trip lang nila, kapag gusto lang nila. Hindi sila, kumbaga, committed to do that. The group that I have established, yung 15 students na current ko ngayon, is yun yung may mga payment. Okay? Pero, once na nagka-client sila, tas nagpagawa ko ng video sa kanila, bumabalik din naman yung payment na yun eh. To them. May isa na akong student na pinagawan ko ng video. Itong clip na to. Ayan. Siya gumawa niya. So, medyo natututo na siya mag-edit. And yung isa kong client, student ang ibig ko sabihin. Isa kong student naman, ano na siya, siya yung on trial ngayon. Si Sir na taga Laguna. Hindi ko sabihin yung pangalan. Ano. On trial siya ngayon, kaya lang I have to train him more kung paano ba niya mapapaganda pa yung edits kasi may madami pang comments yung clients dun sa edits niya. Kaya itatrain ko pa siya. In short, dun sa free course na ginawa ko, wala ko na pala. And dito sa paid, nilimit ko lang yan into 15 hindi ako nag-network ng kagaya ng ginagawa ng iba kasi hindi sila kumita dun sa mga courses na in-enrollan nila tapos nag-create sila ng sarili nilang course. Tapos massive ang pagbabroadcast nila noon, pagpapromote nila sa social media pages. Kasi binabawi lang nila kung alin pinang-enroll nila. Yung iba naman doon, kaya nila sinisiraan yung course na pinag-enrollan nila. Kasi gusto nila doon sa course na gawa nila mag-enroll. Maraming student ng MSB na ganun yung ginawa. Yung hindi sila nakakita ng clients, tapos nag-create na lang sila ng sarili nilang course. Tapos
yun, sisiraan na nila yung MSB na etong course na ginawa ko mas maganda and so on. Okay? Wala namang problema kung gagawa ka ng sarili mong course, ibebenta mo dyan sa labas. For as long as hindi mo sinisiraan yung ibang mentors. Kasi for me, ako, yeah, MSB is expensive. Pero madami kasi ako natutunan sa MSB as someone na totally wala talagang alam sa freelancing. So, yeah, I did learn sa MSB. Kaya nga nag-create ako ng video na review. Kasi may malaking naitulong ang mga natutunan ko sa MSB. Tsaka doon sa pag-chat ko kay Sir Franklin, kay Coach Franklin. Sa freelancing journey ko. Sa akin, nagre-reply siya eh. Ewan ko doon sa iba kung bakit hindi ba nagre-reply sa inyo, sabi nila, doon sa mga post ko sa yung mga ibang nagko-comment sa YouTube. Nagre-reply siya sa akin, ginaguide niya ako. And tinatanong ko nga kung paano makuha yung plaque. Kasi may award sa MSB na pagka nakakuha na ng certain amount of income, may agkakaroon ka ng plaque. So, nagre-reply naman siya. And yung concerns ko on my end, nasasagot niya. Ano bang dapat kong gawin? Ano gagawin ko sa portfolio ko? And so on. Sa iba, ewan ko kung siguro hindi nila, siguro kaya sila nagko-comment ng ganun is hindi nila na-experience yung response, same response sa kanila. Kasi ang dami dito sa YouTube ko na, hanga na, puntahan natin yung video na ginawa ko, yung review ng MSP. Ito yan, ito yung pinag-usapan natin video. Basahin natin ibang, yung iba appreciative sila. Na, kasi naman, yung review na ginawa ko is, I mean, wala naman akong mapapala kung mag-enroll ka dyan o hindi. And as I've said dun sa previous video ko, ginagawa ko talagang review sa lahat ng courses. Hindi ko palang na-enrollan yung iba. Ito, itong mga to. Ayan. Ire-review ko rin yan soon. Para makita ng audience ng mga subscribers ko kung worth it ba mag-enroll sa mga ganyang course. No? Iniisa-isa ko siya. So, have patience lang. Kasi, may tatlo nga akong client. So, minsan lang ako nakakapag-upload. Isa-isa yan, i-review natin yan. Yung free, mga freelance course na yan. And all of them naman, they're claiming na ang freelancing journey may mga myths and madali lang. Somehow, pinapalabas nila na madali lang. Ano kasi yan eh? Ito yung gusto kong sabihin dun sa mga sinasabi nila na nai-scam sila sa mga ganitong course. Kasi, kapag nakakita ka ng advertisement ng courses like that, kailangan meron kang common sense or marunong ka dapat mag-read between the lines. Yung mga sinasabi nila dyan, kapag nagpo-promote sila ng course, it's not always true. You have to find a way to bypass yung marketing words na ginagamit nila. Kagaya nga nung sinabi ko noon do sa review ko, hindi ko iniintindi yung mga money back guarantee kasi sa lahat ng company, may money back guarantee. Kahit nga sa Shopee eh, yung refund, napakahirap ng process. I mean, ang busisi ng process at kailangan talaga ma-prove mo na hindi nag-work yung product na yon bago kanya bigyan ng refund. So, same yan sa lahat. Ayun nga, as I've said, kailangan meron kang common sense and you know how to read between the lines. Siyempre, sasabihin nila na madali. Right? Ito lang yung logic dyan eh. Kung sa mga schools, i-compare mo yan sa schools. Let's say may school na nagsasabi, nagta-top notch sila sa licensure exams. Nagta-top notch sila sa mga contests and so on. Diba? Pag nag-enroll ka ba doon, sigurado ba na magta-top notch ka din? Hindi rin. Magkakaiba kayo ng situation. So, that's the same logic doon sa mga online courses na nakikita mo ngayon sa Facebook and sa social media. So, parehas lang yung logic doon. So, kaya ko pinapost ng mga updates recently para up-to-date din kayo. Kaya nga update, you know? Para up-to-date kayo sa mga events ng freelancing industry. Ang niche ko, video editing, you know that. Pero under video editing, may sarili-sariling niche din yan. What do I mean by that? Pwede kang mag-edit ng YouTuber, pwede kang mag-edit ng gamer, ganon. Ano pa ba yung mga edits na kailangan? Yung mga yung shorts,
ako, ang focus ko ngayon is editing of videos na pang-promote, pang-marketing. Marketing videos ang ginagawa ko right now. Kaya, yung sa kong client, very thankful ako doon. In-enroll niya ako ng libre. Ito ha. In-enroll niya ako ng libre sa isang international course. Ang dami kong natutunan doon. Doon ako natuto mag-Facebook advertisement and so on. Libre ko nang nakuha. Kasi nga, nung bago ako magsimulang mag-enroll sa MSB, inayos ko yung mindset ko eh. To set up myself for winning.